Hello mga kids! Magandang araw sa inyo! Kumusta na kayo? Sana maayos lang kayo dyan. Sa linggong ito, mayroon naman tayong bagong story na matutunan. Sino dito ang laging nakikinig ng story? Sige nga, taas ang kamay. Sige, kung ikaw ay laging nakikinig sa story, ano ang story natin nakaraan? Tama, patungkol kay Joseph. At ngayon, ipagpapatuloy natin ang kwento ni Joseph. At bago natin mapag-aralan ang karugtong ng kwento ni Joseph, tayo muna ay aawit ng isang kanta. Ganda ng ating kanta na si Jesus ay nagmamahal sa atin. Jesus loves me. Okay kids, bago tayo makinig ng story, tayo muna ay manalangin. Ipikit ng ating mga mata at iyuko ang ating mga ulo. Tayo na ay manalangin. Father God in heaven, maraming salamat po sa kabutihan niyo patuloy sa aming mga buhay. Salamat sa pag-iingat mo sa virus na kumakalat ngayon. Salamat din Lord dahil pinuprovidean mo kami ng aming pangailangan sa araw-araw. At ngayon kami po ay may peribileyo muli na makarinig ng Bible story sa araw na ito. Awa po, bigyan mo kami ng katulunuhan para po maintindihan namin ang Bible story, ang aming lesson sa araw na ito. Itong dalangin namin sa pangalan ni Jesus Christ na aming Diyos tagapagligtas. Amen. Nagkatotoong mga panaginip. Naglingkod ng mabuti si Jose kay Potiphar. Gusto ng asawa ni Potiphar na magkasala si Jose laban sa Diyos. Ayaw ni Jose, kung kaya nagsinungaling ang asawa ni Potiphar. Naniwala si Potiphar sa asawa niya, kaya ipinakulong si Jose. Sa kulungan, nakilala ni Jose ang dalawa sa mga alipin ng Faraon. Pareho silang may mga panaginip at ipinakita ng Diyos kay Jose kung ano ang ibig sabihin ng mga yon. Nagkatotoo ang mga paliwanag ni Jose. Pinalaya ang tagapangasiwa ng inumin ng Faraon. At ang panadero naman ay binitay. Pagkalipas ng 2 taon,
nagkaroon ng dalawang nakababahalang panaginip ang Faraon. Naalala ng tagapangasiwa ng inumin ng Faraon kung ano ang ginawa ni Jose at sinabi niya ito sa kanya. Kaya't ipinatawag ng Faraon si Jose at sinabi nito sa kanya ang kanyang mga panaginip. Ipinakita ng Diyos kay Jose ang kahulugan ng mga panaginip ng Faraon. Sa loob ng 7 taon, magiging masagana ang ani, sabi ni Jose. Kaya mag-ipon kayo ng pagkain dahil 7 taon na tagutom ang susunod. Humanga ang Faraon sa talino ni Jose. Ginawa niya si Jose ang tagapangasiwa sa pag-iipon ng lahat ng pagkain. Maliban sa Faraon, wala nang iba pang mas makapangyarihan kay Jose sa Ehipto. Nagpunta ang mga kapatid ni Jose sa Ehipto para bumili ng pagkain. Sila ay yumuko upang magbigay ng galang kay Jose. Ngunit hindi nila siya nakilala. Nang makita niya na sila ay nagbago na, siya ay nagpakilala na. Natakot ang magkakapatid. Sinadya ninyong ako'y saktan, sabi ni Jose. Ngunit ginamit yun ng Diyos para sa kabutihan. Dalhin ninyong lahat ang ating pamilya sa Ehipto. Marami tayong makakain dito. Ganda ng ating story. Ang ating title ng story ay Nagkatotoong Mga Panaginip. At yung mga panaginip na yun, yung dalawang tao sa kulungan at ni Paraon, ay nagkakatotoo dahil ito po ay na-interpret ni Joseph sa tulong ng Panginoon sa kanya. At ngayon, kung tayo nakikinig ng story, mayroon akong tatlong tanong na naman sa ating kwento. Ang unang tanong, bakit nakulong si Jose? Bakit nakulong si Jose? Pangalawang tanong, sino ang dalawang tao na nakilala ni Jose sa kulungan? Sino ang dalawang tao na nakilala ni Jose sa kulungan? At ang pangatlong tanong, nagkatotoo ba ang panaginip ng Paraon? Yes or no? Nagkatotoo ba ang panaginip ng Paraon? Yes or no? Inyo po i-comment ang mga sagot nyo sa video na ito. O di kaya, i-text nyo or i-chat nyo po sa akin ang inyong mga sagot. Salamat! At ang ating memory verse ay matatagpuan sa Proverbs 2:6a. Proverbs 2:6a. Sabi dyan, "For the Lord giveth wisdom." For the Lord giveth wisdom. Yan lang atin na memory verse sa lesson na ito. Ang dali lang, ano? I-memorize niyo yan, mga bata. Ang sabi ng ating memory verse na ang wisdom ay galing sa Panginoon. At siya ang nagbibigay sa atin. Okay, punta na po tayo sa ating announcement. Ang ating announcement ay tuwing Monday muli ay mag-release tayo o mag-upload tayo ng bagong video lesson na Bible story. Okay, salamat sa panunood. Sana po may lesson kayong natutunan sa ating story ngayong araw. Tayo na manalangin sa pagwakas. Let's pray. Father God in heaven, salamat po sa lesson na amin napakinggan, napag-aralan sa araw na ito. Thank you sa buhay ni Joseph na mayroong ituturo sa amin na ang wisdom ay galing sa inyo. At kami po ay nanalangin palagi ng wisdom na galing sa inyo. Bigyan niyo po kami araw-araw. Itong dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kids, maging wise tayo araw-araw. At magiging wise ka pag kasama mo ang Panginoon araw-araw sa iyong buhay. Salamat sa panunood.
See you next week. Bye!